Good day sa ating lahat mga paps. Meron akong konting kaalaman o tips and ideas na gusto ulit ibahagi sa inyo na ito ay tungkol sa mabilisan lang tungkol sa yung minsan na ayaw pumasok yung cambio nyo o nahihirapan kayong ipasok yung cambio o meron kayong naririnig na sounds na yung ganito, yung pag kakambyo kayo, may ganun kayong naririnig. Para ang pangit pakinggan. Pero yun nga, yung pagka, minsan, diba, tinapakan nyo na yung clutch, tapos ipapasok nyo yung cambio, ayaw pumasok. Ganito mga paps, ang ituturo ko sa inyo, kung paano gagawin nyo, kung ano yung mga dapat nyo gawin, o anong dapat i-check, o saan nagmumula yung problema na ganon. Okay mga paps, pero bago muna yan, kung napadaan ka lang sa channel ko, sana mag-subscribe ka, tapos hit mo na rin yung notification bell para maging updated ka sa mga videos na ilalabas ko pa. O ka na rin, mag-like and share ka na rin kung gusto mo, ganun. Tapos mag-comment ka pag meron kang gustong itanong. Siguro kung kaya ko namang sagutin, sasagutin natin yan mga paps. Okay? Masimula na tayo mga paps. Pag may ganun scenario na nahihirapan kang ipasok yung clutch, yung cambio mo, ganito lang gawin mo. Habang pumasok ka diba sa sasakyan, hindi pa siya naka-start o hindi mo ini-start, dapat hindi mo rin i-start. Ganito lang ang ituturo ko sa iyo. Habang hindi naka-start yung makina, ganito, gawin mo, ipasok mo to sa primera, second gear, third gear, fourth gear, fifth gear, tsaka reverse. Wala naman nagiging problema, 'di ba? Smooth siyang smooth na pumapasok yung yung cambio niya. Ibig sabihin, walang problema yung shifting niya o doon sa transmission, okay siya. Hindi siya doon nagkaka-problema, 'di ba? O ngayon, yung pangalawang i-check nyo ay yung push rod. Asan ba yung push rod mga paps? Nandiyan yan sa ilalim, 'di ba? Yan yung brake pedal ay yung clutch pedal ito. Yan nasa ilalim. Ngayon puntahan natin. 'Di ba? Ito yan mga paps. Oops. Dali. Usog lang natin tong yan para maka-access tayo. Yan, nasa ilalim na tayo. Ito 'yon. Clutch pedal, di ba? Nandito yan, syempre, mga paps. Paano ba? Yung camera? Ang hirap eh. Ayun, nakita na natin. Medyo malabo lang. Baguhin natin yung angle ng camera. Yan, kita na, di ba? Ito yung push rod, mga paps. Ito, tornilyo to, ito. Yan, may dalawang tornilyo siya, magkatabi. Ito 14mm tapos 12mm yata ito. Yan, luluwagan mo yan mga paps. Tapos, pag niluwagan mo na yan, pwede mo nang ikutin tong push rod na ikutin mo para umabante siya. May adjust mo siya papunta doon para medyo humaba siya papunta doon. Para kahit hindi mo na kahit hindi mo na tapakan ng husto, kasi diba na todo-todo na yung tapak na dito, baon na baon na, nahihirapan pa rin kayong ipasok yung cambio. Ngayon, i-adjust nyo to. Ngayon, pag na-adjust nyo na yan, papunta doon, sikipan nyo na to. Yung dalawang tornilyo na yan, na 12 o 14, ganon. Sikipan nyo yan, tapos pag nasikipan nyo na yon, i-testing nyo ulit, di ba? Tapakan nyo ulit tong clutch pedal. Ngayon, pagka kahit hindi nyo natapakan ng sobra-sobra o hindi nyo na ibaon ng ibaon, pumapasok na yung cambio, ibig sabihin, dun lang yun lang yung nagkakaproblema, yung adjusting lang, pag-adjust lang ng push rod, di ba? So ngayon, pagka in-adjust nyo na yung push rod, mga paps, at ganun pa rin na hindi pa rin pumapasok yung cambio o nahihirapan pa rin kayo na ipasok yung cambio, yung pangatlong check nyo ay yung secondary na tinatawag secondary master.
Nandito naman yan mga paps sa labas. Buksan natin yung hood. Teka, magpe-face mask lang ako. Wait lang. Buksan natin yung hood. Tapos, labas tayo. Ayan. Pakita ko sa inyo yung secondary. Buksan natin yung hood. Eto mga paps, ang secondary nito, ayan, nakikita nyo itong may ano, eto, ayan, yan yung bleeder nya. Diyan kayo magbi-bleed pagka binibleed nyo yung clutch system nyo. Ayan yung ano, yan yung secondary nya, yan. Yan, yan, yan mismo. Yan parang, yung may goma na yan. Eto. Yan, yan ang secondary. 'Di ba? Oops. Nangyari. Yan ang secondary mga paps, 'di ba? I-check niyo 'yan, tanggalin niyo yung fittings, tapos tanggalin niyo rin tong tornilyo na 12, dalawa. Pag natanggal niyo na 'yan, pwede niyo na siyang buksan. Ngayon pag binuksan niyo siya, meron siyang ano sa loob, yung tinatawag na repair kit. 'Yon, palitan niyo 'yon. Pag napalitan nyo yun at umokay na, nakakapasok na yung cambio nyo, ibig sabihin yun lang yung sira nya, diba? Pero pag napalitan nyo yun at hindi pa rin pumapasok yung cambio nyo, doon na tayo sa pang-apat na step. Ito yung pang-apat nating i-check mga paps, yung primary master o yung master cylinder, yung clutch master cylinder mga paps. Nandun yun sa loob eh, hindi natin makita. Hindi makapasok yung camera, pero ito yung itsura nun mga paps. Yan, yan ang itsura ng clutch master nitong Toyota Vios na to. Kasi sa ibang sasakyan ang clutch master mga paps, yung clutch master cylinder ganito itsura nya, maliit lang na ganito, may lagayan siya ng fluid na katulad nito pero maliit lang, tapos parang ganito rin yung itsura nya na humihigop din ng ano dito, 'di ba? May lalagyanan 'to ng ano ng fluid. Ganito itsura noon mga paps. 'Yung sa ibang sasakyan, pero ito 'yung sasakyan nga na 'to, 'yun nga ang itsura ng ano nito, 'yung itsura nung clutch sa master cylinder nito, ayun nga ang kaninang pinakita ko. Ngayon, dito rin siya kumukuha ng fluid. Dito na rin 'yung fluid nito, 'yun na rin 'yung fluid niya. Okay mga paps, yun nga, pagka yung fourth step na yun dapat i-check natin, ngayon yung ano na yan, yung clutch master na yan, meron din yung ano, repair kit sa loob. Ngayon, kung napalitan mo na yan, yung repair kit niyan, at hindi pa rin naging okay, hindi pa rin pumapasok yung cambio mo, ano na tayo mga paps, yun mga paps, pumasok muna ako dito sa loob ng ano, ng kotse. Kasi medyo umaambon na eh, baka bigla akong maabutan ng ulan, 'di ba? Yun nga mga paps, sinabi ko na ang sinabi ko kanina dun sa labas na kung napalitan mo na yung ano, yung clutch master cylinder mo, napalitan mo na yung repair kit niya, min okay na 'yon, at hindi pa rin pumapasok yung ano, yung cambio mo, nahihirapan ka pa rin ipasok yung cambio mo, yun na yung time na talagang ang nagmumula na yung sira niya ay sa transmission na mismo. Yun yung time na i-check mo na yung transmission mo, ibaba mo yung ano, yun na yung time na ibababa na yung transmission para ma-check kung saan nagkakaproblema. O, kasi ano yan eh, baka sira na yung ano mo, may sira na yung clutch disc mo o yung pressure plate mo o yung release bearing mo, baka may naputol na parte dyan o ano, yun na, kasi wala nang ibang pagmumulan yun kundi dun na, kasi sabi ko nga kanina, kung chinek, ang first move na chinek natin, ito, na hindi pa nakabukas yung makina o hindi naka-start, di ba, pinasok natin to mula primera hanggang quinta, tapos nag-reverse, okay naman, maganda naman yung shifting niya, it means walang problema dito, walang problema dun sa ano, sa shifting niya, okay yung loob ng transmission niya, tapos, yung loob ng transmission, iba yung clutch disc, tsaka iba rin yung pressure plate. Yung mga ano, may mga synchronizer kasi yan sa loob.
Ibig sabihin, pag okay to, gumakambyo to ng maayos, hindi doon nagmumula yung ano, yung hindi pagpasok ng kambyo. Ngayon, kung na-check mo to, okay, tapos chinek din natin yung ano, chinek din natin yung pushrod, okay na, pag okay naman yung ano niya, yung adjustment niya, na-adjust na natin na maayos, ganun, tapos chinek din natin yung secondary, tsaka yung clutch master mismo, chinek na rin natin, napalitan na, kung napalitan mo na yon ng repair kit, pati yung secondary at yung primary na master, kung napalitan mo na parehas ng repair kit yun, siguro ang talagang magkakaroon na ng ano nun, ang paghihinalaan na natin na may sira o ano, kung bakit ayaw pumasok yung cambio, ay yung clutch disc, o kaya clutch disc, release bearing, tsaka ano, pressure plate, yun, ibababa yung transmission para ma-check yun. Diba? Yun ang ano, mga paps, yun nga pala, hindi ko pala nabanggit sa inyo o hindi ko na ituro sa inyo kung paano nga pala i-check yung ano, yung clutch master cylinder tsaka yung secondary. Kasi mga paps, ang ano, diba, pag mag-check ka nun, ano, dapat yun hindi lumulusot. Yung sinasabi natin na hindi lumulusot yung pag tinatapakan mo yung clutch. Kasi pag lumulusot yun, ibig sabihin, talaga mahihirapan kang ipasok yung clutch. Kasi hindi niya na itutulak ng maayos yung ano, yung release bearing na para itulak yung sa loob ng pressure plate para mag-engage dun sa ano, sa clutch disc, 'di ba? Ngayon paano i-check 'yung ganito, mga paps? Tapakan mo lang 'tong ano, 'yan 'yung pedal na 'yan, 'yung clutch pedal, tapakan mo lang. Kahit hindi masyadong maano, 'wag mo masyadong anuhan 'yung bigatan 'yung tapak, kahit natural na tapak lang. Pag tinapakan mo 'yan na ganyan, kahit hindi naka-start 'yung makina, naka-start o kahit hindi naka-start, walang problema. Pag tinapakan mo 'yan na ganyan, 'di ba? Yung natural na tapak lang, mga paps. Kahit ilang oras 'yan na mag-stay, dapat ganyan pa rin yung tapak nyo. Hindi kayo dapat makakaramdam diyan ng lumulubog. Ngayon, pag tinapakan niyo at nakaramdam kayo na lumulusot o lumulubog unti-unti, ibig sabihin niyan doon na yung time na i-check niyo yung primary, yung clutch master cylinder, tsaka yung secondary. Ibig sabihin nagkaka-problema 'yon o yun nga kaya lumulusot. Ano yun, may problema na yung repair kit nun. Makikita niya may tagas yung kung hindi sa master, dun sa secondary. Ganun ang tamang pag-check nun, mga paps. Ngayon, sasabihin ko nga sa inyo, ikikwento ko na rin para ano, yun lang, yung may maikwento lang ako sa inyo na kasi meron akong ano yung nagsisimula pa lang akong mag-mekaniko o mag-ayos ng mga sasakyan, yung nagte-training pa lang ako, siguro ano na, mga 9 to 10 years na nakalipas. So matagal-tagal na rin ang minamaneho ko noon na sasakyan ko ay yung ano, Mazda 323 kulay green. Ang nangyari doon November 1, dumalo kami sa ano, sa Pasig doon sa cementerio sa lola ko kasi November 1 nga. Dinala namin 'yon. Ngayon, nung pagpunta namin doon, wala naman naging problema, mga paps. Ngayon, nung pag-uwi kami, doon na nagka-problema. Kasi, yung nag-U-turn na kami, pabalik na kami dito sa ano, pa-uwi na kami, naabutan kami ng ano, ng red lights. So, huminto kami. So, yung paghinto ko na yon, nilagay ko sa neutral. Tapos, inano ko yung ano, yung handbrake, tinaas ko. Ngayon, nung nag-green na siya, aalis na yung, aandar na kami, anong nangyari? Pagtapa ko sa clutch pedal, na hindi ko na maipasok sa primera. Ngayon pinilit kong ipasok yung primera, talagang diin na yung tapa ko sa ano, sa clutch sa pedal. Ngayon nangyari nga, pumasok siya. Nung pumasok siya, hindi ko naman siya ano, hindi ko na mailipat yung cambio. So yun ang nangyari, nasa primera lang siya. Tapos ang nangyari, hindi ko na inaalis yung tapa ko sa primera kasi yung nakarating na kami ng EDSA, kasi darating, ano dadaan kami ng EDSA, yung nakarating na kami ng EDSA, tapos sa EDSA, yung bumper to bumper, at traffic nga, nag bumper to bumper,
Doon ako hirap na hirap kasi tinimpla ko ng sobra yung ano, tinitimpla ko yung para hindi mamatay yung makina. Kasi bakit ayoko mamatay yung makina? Kasi hindi ko na nga may alis sa primera yung ano, yung cambio. Ngayon pag namatay yung makina at meron akong ano, meron akong may kotse sa harap ko na sabi ko nga bumper to bumper na konting kadyot mo lang, tatamaan mo siya. Yun ang mangyayari kasi di ba pag in-start mo yung makina, natural, naka-primera yan, kakadyot talaga yung ano, yung sasakya mo. Kaya yun ang nangyari na gano'n ng ano, hindi ko na pinatay hanggang sa kahit alam ko na yung clutch sunog na yung amoy clutch na talaga, pinilit ko makauwi. So, yung nakauwi ako, doon na namin ginawa yung ganung ano, pinalitan namin. Ang natatandaan ko nun talaga, pinalitan ko na yung master cylinder, yung clutch master cylinder. Kasi, una pinalitan ko yung ano, yung pinalitan namin yung repair kit, ganun pa rin na nangyari, in-adjust din namin yung pushrod, ganun pa rin na nangyari. Ngayon, sinabi nung ano ko, yung ship mechanic ko na ganun, kasi, di ba, nagsisimula pa lang ako, nagtitraining ako sa kanya, sabi niyang ganun, i-ano mo na yan, palitan na natin yung clutch master, kasi yan na yung ano, ang nangyari. Diba pag nagpapalit ako ng repair kit, ang tagal ko siyang binibleed, ang tagal niyang umangat. Ngayon, nung pinalitan ko na mismo ng clutch master, yung bleed ko, sandali-sandali lang umangat na agad yung clutch niya at wala na naging problema. Yun lang mga paps, i-share ko lang yun para kahit papano, yung natutunan ko din yun sa ano, yung natutunan ko rin sa ship mechanic ko dati, ship mechanic ko yung ano, gusto ko lang din i-share sa inyo. Diba? Yun lang mga paps, yun lang ang gawin natin at i-check natin kung ayaw pumasok yung cambio natin o nahihirapan tayong ipasok yung cambio natin. Okay mga paps, maraming salamat. God bless sa atin lahat.